Hello! So, welcome to Day 31. Wow! Day 31 na po tayo sa ating pag-aaral ng purpose-driven life. At saan po, marami pa po kayong natutunan at marami po kayong revelations sa mga pinag-aaralan natin ngayon. Kasi kami po personally, ako personally, ano, marami akong, I think, hindi ko alam kung na-miss out ko at sa mga previous na ano. Pero, ayun nga, when I read about it, oo nga, no? So, kami, katulad nga namin ni Carm, siya kasi nag-i-edit. At may mga nakikita din siya at fini-feedback din niya. Ate, yung ito yung ni-reveal ni Lord sa akin dun sa tinuro mo, ba kayo nag-i-edit. And so, natutuwa po ako na may revelation pa rin or may marami pa rin po tayong natutunan. So we pray na kayo man po na nakikinig sa ating morning devotion ay marami din pong nakikita or na-realize habang kayo ay nakikinig sa amin. So ngayon po, purpose for na ba tayo? You are created to serve God. So very, very clear po yung pinapagawa sa atin ni Lord na create po tayo not only for His pleasure, not only to be Christ-like but of course to serve God. Okay, so kahapon natutunan niya natin na tulad ng shinare sa atin na requiring yung shape. So ito daw po yung magagamitin natin to serve God. S being spiritual gifts. H is heart. Ano yung heart's desires natin. And A, abilities. P, personality. And E, experience. Okay, so and yesterday, no, umpisahan na nga natin, tinakal na natin ang spiritual gifts and heart. So today, pag-aaralan natin yung last, panatatlo. Okay. And before we go to abilities, no, gusto ko lang siguro i-share yung sinabi niya dito sa umpisa ng chapter. Ang sabi nga niya, only you can be you. Ikaw lang yan. Kahit po magkapatid kayo at pareho, magkamukha kayo or magkapareho kayo ng ugali, magkaiba pa rin kayo. Each of you is unique. Each of us is unique. Ano? And hindi ko pwedeng gampanan yung role na pinapagawa sa'yo ni Lord. Only you can play the role or
fulfill yung will ni Lord sa buhay mo, ikaw lang yung makakagawa nun. So, hindi ko yun magagawa. Hindi magagawa ni Pastor. Ikaw lang. Only you can fulfill the role that God has made for you. Okay? So, ano nga yung role natin to serve God? Diba? And to serve God, sabi nga, we use our spiritual gifts and our heart. Yung desires ng heart natin. And isa pa is, to sa shape is abilities or applying our abilities. So, ang abilities naman po, ito po yung natural na talents na binigay sa atin upon birth. So, iba-iba po ang abilities natin. You can have abilities for words, speaking. You can have athletic abilities, katulad ni Manny Pacquiao, Hidilyn Diaz, at yung iba pa nating mga athletes. You can have you may be good at mathematics also, kayong mga scientists natin, yung mga inventors natin, they're good in science and mathematics. Or you can be good in music and arts. So, pwede kang gumagawa ng music, kumakanta, sumasayaw. Pwede rin na painting, you're a painter or a sculptor. So, arts. Iba-iba po tayo ng abilities. But, the important thing is to realize na lahat po tayo may abilities. Iba't iba man yan, lahat po tayo may abilities. So, and number one, all of our abilities come from God. Kailangan po natin ma-realize yun. I-acknowledge po natin na ano man po yung meron tayo ngayon na abilities, galing po yan kay Lord. Wala po tayong kinalaman dyan. Siguro sabi natin, nag-aral kasi ako, nag-voice lessons kasi ako, kaya siguro ako marunong kumanta. But in the first place, if God doesn't given you the ability to sing, hindi po lahat binibigyan ng ability to sing. Or, ine-enhance mo na lang po yun pag ikaw ay nag-aaral. Or tumutugtog siguro, no? Hindi lahat may ability para mag-play ng instruments. So, pinag-aaralan yan, ine-enhance yung talent na yun or skill. But, everything comes from God. Wala pa tayong kinalaman dyan. Okay? And, again, lahat po tayo binigyan ng abilities. So, hindi po natin pwedeng sabihin kay Lord, wala akong ability to use for the church. Lahat po tayo binigyan ng ability. It's just that we have to identify it and i-identify lang natin ano yung mga abilities natin para magamit natin to serve God. Okay? Every ability can be used for God's glory. So, ano man po yung ability mo, as long as you do it for God's glory to serve God. Parang yun yung purpose mo. Kung yun yung purpose ng ability na binigay sa'yo ni Lord. Pwedeng, maraming nabanggit dito, like artistic ability, architectural ability, administering, pwedeng mag-admin, baking, boat making, candy making, debating, designing, embalming, embroidering, engraving, farming, fishing, gardening, leading. Hindi po lahat pwede maging leader. You know? Or managing, yung mga nagmamanage, kunwari, ang mga facility natin. Kaya, masonry, painting, making music, making weapons, needlework, painting, planting, philosophizing, machinability, inventing, carpentry, sailing, selling, ha? Pagtitinda. Pwede, ability din po yun. Being a soldier, tailoring, teaching, writing literature and poetry. Lahat po yan abilities. And you know what's very interesting? Dito nabanggit kasi ni Rick Warrenton, no? That also the ability to make money. Ability din po yun. Yung very fortunate po yung iba na they have the ability to make a lot of money. So, kumbaga madali po silang kumita ng pera. Okay, so ability din po yun. So, huwag po kayong mag-alala kung kayo ay
malaki ang kinikita, ability mo yan. It also comes from God. It's God-given. But that ability can also be used to serve God. Kasi dapat lahat nga ng abilities natin, ginagamit natin to serve God. Okay? So, paano? You have the ability to make a lot of money. How do you use it to serve God? Number one, kailangan mo daw munang i-acknowledge na nanggaling yan kay Lord. That ability came from God. Okay? So, give mo yung glory kay God na sabihin na, uy, thank you Lord that I have the ability to make a lot of money. Number two, you can use that kung yung business mo or yung kung ano man yung saan ka man kumikita. If you use that to serve the need of others, then you're serving God as well. Ano? Especially kung yung business mo ay nakaka-reject ka ng unbelievers. If you can evangelize non-believers because of your business, then that's serving God as well. And number three, if you give your tithes to the Lord, kung ibalik mo din po yung tithes, kung ano yung para kay Lord, that's also serving God. Okay, so yung ability, it's very clear po na hindi po masama ang kumita ng maraming pera. Okay, kung ikaw ay binigyan ng ability para kumita ng maraming pera, huwag kang mag-guilty. As long as you acknowledge na ability na galing kay Lord, you help others, evangelize people or unbelievers through your business, and ibigay mo din yung tithes mo para kay Lord para makapag-reach out pa tayo ng iba. Okay? So, kung ikaw ay binigay ng ability to make money, huwag kang mag-guilty. Gamitin mo yun instead to serve God. Okay. And kung ano yung dito sabi, what I'm able to do, God wants me to do. Ano bang ibig sabihin yun? Ibig sabihin po nun, kung ano yung ability ko na ginagamit ko para makumita ng pera, gusto din ni Lord na gamitin ko tong ability na to para i-serve siya. Gusto rin niya yun. So, kumbaga, if you are using your ability, like for example, if you're good in mathematics and yun yung trabaho mo, you're inventor or ano, gamitin mo din yun to serve God. Ang given talent mo is to become a leader, you become a leader in your work, then yun din ang gamitin mo dun sa church. Become a good leader also in the church. So kung ano yung ginagamit mo sa trabaho, kung ano yung binigay ni Lord na ability sa'yo and you're able to use that to earn a living, gamitin mo din ito for the church to serve God. So yun po yung gamit ng ating mga abilities. So binigyan tayo ng abilities lahat. Remember, we're all given abilities. And every ability can be used to serve God. Okay? So, letter P. Using your personality. Iba-iba po tayo ng personality. If you know the MBTI, personality test, no, makikita kung ikaw ay extrovert or introvert. So, iba-iba po. Kung ikaw ay mag-take test na yun, iba-iba po tayo. May iba sigurong similar, but hindi yan pare-pareho talaga for may mga pagkakaiba. Okay? May similar pero siguro ang lalabas po, pareho tayo introvert. Pareho tayo extrovert. Ako po, introvert. Pwede rin na we are laging positive thinker or negative thinker. Or pwede kang masayahin. Pwede kang malungkutin. So, iba-iba po yung personality natin. But remember, sabi nga dito, there is no right or wrong temperament for ministry. Wala pong, kumbaga, hindi po sinasabi na dapat positive lang. Positive thinker ka lang. Hindi pwede yung, dapat yung masayahin lang. Yan ang gagamitin to serve God. Hindi po yan. Hindi po yan totoo. So, sabi nga, there's no right or wrong
temperament. Lahat po ng personalities natin, magkakaiba man po, pwedeng gamitin yan to serve God. What do you mean? At marami po siyang example na pinakita dito. Ito nga po, sabi si Peter po, ay isang optimistic na person. So, very positive po yung personality niya. So, makikita naman natin ano, na his personality, lalo na po nung nawala na si Jesus Christ, diba, naging malaking factor siya talaga sa pagpapalaganap ng gospel ano sa ibang mga tao. And he always acted as parang siya po yung nagpa-pacify, you know, para siyang peacemaker sa mga disciples. And he used that personality to be able to serve God. On the other hand, sabi nga dito, si Paul po, according to requirement, is choleric. Ang choleric po, ibig sabihin ng bad-tempered or irritable. Okay? So, in a sense, kung babasahin mo po yung epistles, si Paul po, very blunt. Sasabihin niya diretsahan. Very frank. Prangka po siya. Sinasabi niya ka, diretso po, hindi po siya nagpapaligoy-ligoy. Diba? So, makikita mo sa mga epistles na he addressed the church of Corinth. Sinasabi niya sa kanila, medyo nag-aaway-aaway, ganyan. Pwede niya sabihin na itong church na to, nakikita ko, meron pa rin ibang you are parang nakikiano kaya sa mga people who are worshiping other gods, parang ganun. Or sabi niya is, alam ko blessed kayo, I know that you'll be able to bless other people. So because of his personality, he's able to use that para maiparating ng kung ano yung mga message. So, he uses his personality para po ipakita sa iba dahil sa pagiging prangka niya, very blunt po siya. So, nagagamit niya yun para sabihin sa mga churches kung ano yung talagang gusto niya sabihin. Hindi po siya yung type ng tao na nagpapaligoy-ligoy or kino-quote niya yung truth by sweet words or ano. So, prangka po siyang tao, and he uses that in his letters to the churches. And so ganun nga po, magkakaiba man po tayo ng personality. Like for example, paano mag-evangelize ang isang extrovert versus an introvert? An introvert cannot go to a person na hindi nila kilala and just say kumbaga, to preach the gospel. Ako, personally, I cannot do that. Kasi yun nga, I took the test many times and I'm an introvert. So, hindi po ako yung pwede yung kunwari katabi ko sa jeep at kakausapin ko. Hindi po. Hindi ko po kaya ang gawin yun. But there are people who can. So, you use the personality na kaya mong makipag-usap sa mga taong hindi mo kilala because you're an extrovert. You use that to serve God. So, paano naman yung mga introverts na hindi able to talk to people na strangers? You talk to the people who are close to you. Kung may mga kaibigan ka pa na hindi believers or unbelievers, doon ka naman mag-evangelize. So, magkaiba yung personality natin, but we can use our personalities to evangelize or to serve God. So, pwede pa rin na ministry itong mga ito. Okay? So, hindi hadlang ang ating mga ministries to be able to serve God. It's actually, you can use it to serve God using your personality. Okay? Number, ito na po yung last, which is e-experience. Employing your experience. Alam nyo, magkaiba tayo ng mga experiences in life. Meron pong iba na lumaki sa hirap. Meron pong iba na lumaki sa
sasagana. O masagana po yung naging buhay nila. Abundant po yung naging buhay nila. Meron din po yung mataas ang pinag-aralan. Meron din po yung talagang hindi nakapag-aral or hanggang elementary school lang. Meron din, magkakaiba rin tayo ng spiritual na experience. Maybe you've encountered God differently from how I encountered God. And iba-iba din po yung ministry experience natin. Kunwari, maybe you were able to minister to people na ibang lahi. Kunwari, nakapag-minister ka sa foreigners. Mantala ako, nakapag-minister na ako sa mga Pilipino lang. Okay? Or iba-iba din po yung mga pinagdadaanan natin. Maybe you've experienced death. You've experienced sickness. You've experienced depression. Maybe you were in a very, very painful relationship. So, iba-iba po yung experiences natin. And the good thing is, lahat po ng experiences na yan, we can use it to serve God. And katulad nga ng mga painful experiences, like I mentioned earlier, maybe you have already lost a loved one. So, because you have already experienced that, pwede ka nang mag-minister sa mga tao na naka-experience ng loss din ng loved one because of your experience. Or kung ikaw ay napagdaanan mo na itong, kunwari, nagkaroon ka ng relationship na hindi nag-work out, or nagkaroon ka ng loss ng trabaho, or naka-experience ka ng depression, you can actually use that experience to serve God by, alam mo yung madali ka nalang mag-empathize. So, pwede mong gamitin ito sa preaching, pwede mong gamitin counseling, mag-counsel ng iba, at pwede mo rin gamitin, for example, sa evangelism. So, all your experiences, pwede rin po na, for example, hindi naman lahat painful lang. What if yung experience mo naman yung pumasa sa board, or ano mo yun, yung graduate, yung nagkatrabaho, pwede mong gamitin yung experience na yun to share to others. Ano yung ginawa ko para ako ay pumasa? Ano yung ginawa ko para ako ay makahanap ng trabaho? So, we have different experiences which can help us to minister to others, which can help us to actually to provide advice to others and ministering to others. So, we can use our experiences, yung background natin, family background, iba-iba tayo, diba? So, relate na relate. Pwede mo yung gamitin yun sa pag-evangelize sa ibang tao when they experience something similar to what you've gone through. Okay? So, dahil dyan, sabi nga, you can use your shape to serve God. So, ano po yung mga yun? You can use your spiritual gifts, you can use your heart's desire, you can use your abilities. Huwag kang mag-isip na wala kang abilities. God gave you abilities. You can use your personality. Ikaw man ay masayahin, malungkutin, introvert, extrovert. You can use that to serve God and your experiences in life. Kasi magkaiba po tayo ng experiences. You can use that to serve God and to minister to others. What's important is ma-realize natin that we have to serve God. Okay? And nobody else can do the job that God has asked you to do. Ikaw lang. Okay? So, good morning at maraming salamat sa pakikinig. Manalangin na po tayo. Thank you, Lord. Maraming salamat. At I am unique. And everybody's listening is unique. At
iba-iba po yung job or role na binigay mo sa amin, sa aming ministry. So Lord, we ask you, Lord, na bigyan mo sana kami ng wisdom para makita namin ano pa yung mga abilities namin that can help us serve you more. Ano pa po yung mga paano ka pa namin paglilingkuran, Lord, sa aming personality, sa aming mga experiences, Lord. Ang importante, Lord, bigyan mo kami ng conviction na mag-serve sa'yo. Dahil alam namin that that is one of our purpose in life. Thank you, Lord, for the abilities. Thank you, Lord, for the spiritual gifts. Thank you, Lord, for the desires of our heart. And thank you, Lord, sa mga experiences na napagdaanan namin, kung ano kami, ano yung mga personality namin, because magagamit namin to lahat to serve you. Thank you, Lord, and we pray na lahat na nakikinig ay patuloy na may inspire na gamitin ang kanilang shape to serve you, O God. In Jesus' name we pray. Amen.